Isang magandang hapon po or magagabay na rin po sa bawat isa. Latest weather update po muli tayo, pero bago tayo magpatuloy, palike and subscribe po para ma-update ko po kayo sa next weather update natin. So as of now, no, apat na po ang ating binabantayan. Ito pong sinasabi natin na bagyo nga po nakapasok na sa ating Philippine Area of Responsibility ay tatawagin pong bagyong Kabayan. So as of now, ang layo po niya, no, estimated po na 1,200 kilometers dito nga po sa Badang East o pa Silangan, Mindanao po yan, no. Ang lakas po ng kanyang hangin ngayon ay pumapalo na nga po sa 45 kilometers per hour. Pa-northwestward po ang kilo sa bilis naman na 10 kilometers per hour. Bukod pa po dyan, meron pa rin po tayo na mataan na bagyo, no, dito naman po sa bandang Philippine Sea. Medyo malayo po ito, makikita nyo itong kulay green po na may bilog na yan. As of now, 80 kilometers per hour po ang lakas ng kanyang hangin. Pero nakakabahala po yung extension o yung hangin niya pa northwestward ay nakakaapekto po para yung bagyo po, yung mga active LP ay hatakin po, papasok po sa ating Philippine Area of Responsibility. Ito po, no, 45 kilometers per hour po, ito po yung sinasabi natin na free Kabayan na typhoon na posibleng maging mas malakas na bagyo within 24 to 48 hours. So patuloy po natin itong binabantayan dahil po yung direksyon niya dito nga po banda sa may Silangang Mindanao, no. Hindi natin pwedeng baliwalain yan dahil nabuo na nga po at nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility. Ito din yung sinasabi natin na isa nga po nga active LPA yan, as of now 30 kilometers per hour. Wala po tayong dapat ipangamba dito. Ang nakakatakot lang po dito ay posible pong hatakin siya ng hangin nga po ng mga bagyo, no, nakakapalibot po sa kanya. Ito po yung sinasabi natin, which is ito po si Typhoon O2P. Ibig sabihin po, parang international name po niya, which is merong lakas po na 85 kilometers per hour at posible po yung extension ng kanyang hangin ay hatakin po papalapit dun sa ating par ito nga po mga active LPA. Ito pa yung isa sa may bandang kaliwa naman po natin, bandang Kanluran. As of now, malabo pa po ito, pero patuloy din natin binabantayan. May mga posibilidad kasi maghatakan po ito at talagang mapalakas sila itong bagyo na nakapasok po, no, sa ating Philippine Area of Responsibility. So as of now, bantayan po natin mabuti at maging I'm ready po tayo, lalong-lalo na po sa mababang lugar po sa Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. Pakiusap po ngayon pa lamang po kung may mga bara po na basura dyan, tanggalin nyo na po anytime po kasi hindi natin masasabi ang lagay ng panahon. Posible po magkaroon ng rainfall shower na biglaan. Kasama pa nga po dyan ang tinatawag natin ng mga localized thunderstorm na nakakabuo po, nabubuo sa ating Philippine Area of Responsibility. Hindi pa po kasama dyan yung shear line at yung northeast monsoon. So, ang dami natin dapat bantayan, especially din po sa matataas na lugar. Mag-ingat din po kayo sa banta po ng landslide in case magkaroon po ng rainfall shower, patuloy na pag-uulan. Yan po yung naging cause number one ng landslide, no, especially yung mababang lugar. Mag-ingat po kayo. Kung may alert po sa LGU ng rainfall shower, i-check muna nating mabuti, no, yung kalagayan kasi mas maganda na safe yung ating mga sarili kaysa sa yung bahay ang sasalba natin. Okay lang, bahay mapapalitan pa yan, pero ang buhay po natin nag-iisa lamang. So gayon din po, kung may mga lakad po kayo sa hapon hanggang sa gabi, ugaliin po magdala ng payong, jacket o kaya naman po kapote panlaban po sa ulan in case magkaroon ng biglaang pag-uulan, no. Maging handa po tayo sa bawat isa. In case ako po yung nakikiusap, paki-like, subscribe, pa-hit po ng notification bell and pa-share na rin po sa ating mga loved ones para updated po sila sa ating binabantayan na weather condition. Patuloy ko po kayong i-update. Maraming salamat po sa inyong lahat.